sa malamang nag-search ka ng electric car para makahanap ng pamalit sa digasolina mong sasakyan. O baka naman bigla na lang lumabas ito sa iyong channel. Kung ganun, panoorin mo at alamin kung ano ang meron dito. Dahil malay mo, ito na ang iyong susunod na sasakyan na makakatipid sa biyahe mo. Ako nga pala si Jandel at kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss ang ating mga updates. Like, share, and subscribe. Sa mahal ng gasolina ngayon, siguradong sigurado gusto mong makahanap ng pamalit dito. Ipinapakilala ko sa inyo ang Changan Lumin Corn. Dahil sa laki ng baterya nito na may capacity 301 km sa isang kargahan ay kaya nitong tumakbo from Manila to Bicol straight. May battery capacity itong 27.99 kWh. Medyo matagal ang charging time from 0 to 100% na inaabot ng 9 na oras at kalahati. Pero sulit naman ito dahil isang tulog lang pag gising mo, full charge na siya. Ang Changan Lumin ay isang compact EV na inilabas sa Chinese market noong June 10, 2022. Guess what? Alam nyo ba na isa na ito sa pinakamahigpit na kalaban ng Wuling Hongguang Mini EV na top seller sa China ngayon? Ang Changan Lumin ay may engine power na 48 horsepower. Nakatumbas ito ng 35 kilowatt. Don't expect too much when it comes to speed. Pero alam nyo ba na ang max speed nito ay umaabot ng 101 kilometers per hour? Sulit, di ba? Ang Changan Lumin Mini EV ay may bigat na 945 kilograms. May haba naman itong 3,270 millimeters. At may lapad na 1,700 millimeters. Ang taas niya ay umaabot ng 1,545 millimeters. At kaya nitong maglagay ng luggage na umaabot ng 104 liter. Panahon na nga ba upang palitan ang nakagawian na digasolinang sasakyan? Alam naman natin na sobrang taas na ng gasolina lalo na sa panahon ngayon. Pero ang tanong, kailan nga ba ilalabas ang Changan Lumin sa Pilipinas? Gayong alam naman natin na ang Wuling Hongguang Mini EV ay available na at pwede nang bilhin dito sa ating bansa. Huwag kang mag-alala kaibigan dahil merong Changan Motors dito sa Pilipinas. Iyan ang pinaka-good news na masasabi ko sa inyo ngayon. Pero dahil may good news, expect nyo na meron din tayong bad news. Sinubukan kong kontakin ang kanilang page sa Facebook. At ito ang mensahe nila. The Changan Lumin Corn is not being offered in the Philippine market as of the moment. Siyempre, nag-English din ako kaya sabi ko, but will it be available soon? At agad naman silang sumagot at ang sabi, no news yet as of the moment. Pero huwag kang mag-alala dahil ngayon ang panahon ng electric cars, electric bike at kahit anong electric na makatitipid sa gasolina. Unti-unti na nating nakakamit ang future na inaasam-asam natin. At nagsisimula na nga ito sa paglalabas ng mga electric cars kagaya nito. Kaya sa malamang, konting panahon lang at lalabas din ang Lumin Corn dito sa ating bansa. Huwag kang mainip. Sigurado yan. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna dahil wala pang inilalabas ang LTO na tungkol sa mga electric cars. At isa pa, tandaan ninyo, lahat ng bago, mahal. Kaya pagka lumabas ang electric car sa Pilipinas, expect ninyo na sobrang taas ng presyo nito dahil bago. Ngunit sa pagtagal naman ito, sigurado naman na pamurahan lahat ng kumpanya para lang makabenta. Nasa sa iyo na ang desisyon kung sasabay ka sa agos ng trend. Kung marami ka namang pera,
Bili na. Ano pang hinihintay mo? Back to the topic muna tayo, guys. Ayon sa aking pagsa-search, nagkakahalaga ito ng 470,000 to 530,000 pesos. Kung iisipin ay sobrang mahal nito. Well, totoo naman. Kaya panigurado yung may mga pera lamang ang makakabili nito sa ngayon. Dahil mas madalas itong maikukumpara sa digasolina. Mas maganda pa, yan ang sasabihin nila. Pag-usapan naman natin kung ano ang magagandang features ng Chang'an Lumin Corn. Kahit na maliit ito, kasya ang apat na malalaking tao dito. Pagdating naman sa aircon, okay na, pwede na rin kesa wala. Di hamak na mas malamig naman ito ng kaunti kesa sa electric fan. Mayroon din itong 10.25-inch na infotainment system. Yun nga lang, nakasulat ito sa Chinese. Pero hoping naman na pagka inilabas ito sa Pilipinas, ay maglalabas sila ng English version nito. May tatlong gear ka lang na pamimilian dito. Reverse, neutral, at drive. Sigurado kahit bata, kayang driving ito. Pero syempre, magpaalam pa rin sa magulang. Naka-LCD na rin ang speedometer nito at makikita nyo rin kung ilang percent na lang ang inyong battery. Sa sobrang tahimik ng makina nito, hindi nyo aakalaing umaandar na pala ito. Kaya lagi nyong i-check ang baterya nyo, baka mamaya hindi na pala talaga umaandar dahil lobat na kayo. Bago tayo magpatuloy, ako nga pala uli si Jandel Vlogs. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share itong video na to. At kung meron kayong mga sasakyan na gusto nating i-review, i-comment nyo lang sa baba at titignan natin kung ano ba ang maitutulong natin para mabigyan natin ng impormasyon ang manonood natin. Sana naman mailabas na ang mga electric cars dito sa Pilipinas kagaya ng Lumin, Chang'an, Corn, Wuling Hongguang Mini EV, at ang nag-trending na Badja Cute. Marami akong nakikitang rason kung bakit hindi ito inilalabas sa Pilipinas sa ngayon. Una na dito ay lubos na maaapektuhan ng malalaking kumpanya ng sasakyan dahil hindi na ito masyadong magiging mabenta pag inilabas ang electric cars. Alam naman natin na malaki ang naiaambag ng malalaking kumpanyang ito pagdating sa mga tax. Pumangalawa dito ay maaapektuhan din ng mga gasoline station dahil wala na umanong magpapasalin sa kanila. Pero kung hindi ako nagkakamali, sa ibang bansa merong charging station sa mga gasoline station. Alam mo yun, pinagsama. Ilan lamang yan sa dahilan kung bakit nakikita kong hindi pa ito mailabas sa Pilipinas. Maaaring nagkakamali din ako. Pero mali natin, di ba? Tama rin ako. Kayo mga kapulong, ano ba ang hinihintay ninyong electric cars na dumating sa Pilipinas? I-comment nyo lamang sa baba para makita natin kung ano ba ito. I-shoutout muna natin ang ating followers, supporters, at subscribers. Salamat mga kapulong sa walang sawang pagsuporta. Muli, ako nga pala si Jandel Vlogs PH. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-comment at i-like itong video na to para hindi niyo nami-miss ang lahat ng updates natin. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment lamang kayo sa ibaba at sa susunod na video, isasama ko kayo. See you on my next vlog. Salamat and peace.